Okay mga boss, mga par. So, dito na naman tayo sa bago nating vlog. So, itong case ng Mio na to. Papalit tayo ng tipos bearing niya. So, una tinanggal na natin yung clearings niya. Ngayon, bababa na natin itong tipos niya. So, unang step nyo, tatanggalin natin itong bolt na to. 14 mm yan. Okay? Tapos, susunod doon, tatanggalin natin yung gulong. Then, natanggal na yung gulong, doon na matatanggal yung tipos niya. Okay, start na natin. Okay, tanggal na natin yung manubela niya. Then, sunod natin yung gulong. So, dito naman sa gulong mga boss, kailangan nyo rin ng dalawang 14mm na socket. Tapos yan, tatanggalin na natin siya. Okay, huwag nyong kakalimutan maglagay ng jack or stand or tukod para pag natanggal tong gulong, hindi babagsak yung motor natin. So ayan na mga boss, tanggalan natin yung gulong. Ngayon, ibababa na natin tong tipos niya. Okay mga boss, so dito may rubber siya. Tanggalin lang natin tong rubber, pataas lang. Ayan. Then meron siyang dalawang nut. Then ito, sisinsilin natin or yung tinatawag natin chisel. Okay, baklasin lang natin to or paluwagan lang natin. Okay mga boss, sinsilin lang natin to. Always sa pagpapaluwag is counterclockwise. Okay, pag ganito siya. So unahin nyo muna yung nasa taas. Tapos baba nyo lang. Okay mga boss, mga par. So ito yung mga ball bearings niya. Ayan. So kung tutusin, hindi pa naman totally damaged. Pero pag minamaneho kasi natin, mahigpit na siya or naglalak na from center pa left tapos center pa right, may naglalak siya. So ang suspecha ko na may sira is itong lapatan niya ito. Ayan, dito na yung may sira niyan. Okay, ngayon tatanggalin natin to, tapos yung mga kuno niya rito sa chassis. Okay, ito yun, no, mga boss. Ayan. Tanggalin natin yan. Ganun din sa taas nyan. Okay? Tanggalin na natin. Okay mga boss, mga para yan. Sinsilin nyo lang siya. So, kailangan nyo ng mahabang round bar or tubo kung meron. Then, yan, pukpukin lang natin. So, yun, natanggal na siya. Then, of course, ganun din yung proseso para sa taas. Then, ito yung pinakalast na tatanggalin natin. Okay, sinsilin lang ulit natin. Ganyan siya. So ayan, tanggal na siya mga boss.
medyo mahirap, masikip, pero konting tiyaga lang yan. Okay, lagay na natin yung bago nating knuckle bearing. Okay mga boss, mga par, so ito nga pala yung lalagay nating ball race na knuckle bearing. Ayan, so kita nyo, Mio 125 pang Mio, then yan, high quality motorcycle spare part. Then itong grasa niya, hindi na natin to gagamitin kasi mahinang klase lang yan na grasa. Then ito yung grasa natin, ayan, MP3 grease heavy duty. So ito yung lalagay nating grasa. Then sa paglalagay ng grasa, mga boss, kailangan marami para tumagal talaga siya at mas lalong hindi iinit yung mga pin ball niya. Ayan. Okay, papakita ko rin dito kung paano maglagay ng grasa. Ayan. So, pakita ko lang. Ayan. So, itong malaki, ito yung malaki, ito yung maliit. Ito sa baba, ito sa taas. Then, ang sukat niya is, okay, hindi masyado makita. Ayan. 48 by 30 by 12. Ito sa baba. Then sa pantaas, 43 by 25 by 12. Ayan. Okay, papakita ko sa inyo paano maglagay ng grasa. So basta tandaan nyo, kailangan yung mga grasa papasok sa loob nito. Yan, syempre lagyan din natin dito sa outer niya. Kailan mo kayo sounds nito doon mo nito. Then dito rin, kailangan meron din dyan sa taas. Okay, yung kabila naman. Then, dagdag lang na information. Ang gamit ng grasa is para sa continuous na rolling, tsaka para siyang, kung sa langis man, para siyang coolant. Pero yung grasa, coolant yan ng mga bakal para hindi masyadong umiikot kapag nasa motion na siya. Ayan. Okay? Lagay na natin. Okay, mga boss, mga par. So, lalagay na natin yung knuckle bearing cap natin. Ayan. Okay, pag ganito siya. Then, pupukpukin lang natin to hanggang pumasok. Then, tignan nyo kung nakasagad na nga ba siya. Ayan. So, konti pa. Ayan. Okay, sagad na siya. Then, ganun din gagawin natin sa taas. Okay, ganito naman sa taas.
Okay. Okay na yun, mga boss. Okay, mga boss. So, ilalagay na rin natin yung knuckle bearing natin dito. Ayan. Okay. Then, ganito yung tsura niya. So, yun siya. Then, okay, so, abi lang yung pasok ng knuckle bearing. Then, syempre, dadagdagan natin itong grasa. Ayan. Siyempre, ganun din gagawin natin sa cup natin. Dadagdagan din natin yun or lalagyan. Ayan. So, ito siya. Ayan, lalagyan natin. Basta tandaan nyo mga boss, huwag kayo magtipid ng grasa. Okay. Lagay na natin yung tipos natin. So, na-shoot na natin, then lalagay na natin siya. Sa taas naman tayo mag focus. Okay, dito na tayo sa taas ng tipos. Okay, lalagay na rin natin itong knuckle bearing. Then, nagdagdag na rin ako ng konting grasa. Tsaka, naglagay ako ng grasa ulit doon. So, ganyan siya. Then, itong cup. Ayan. So, ilalagay lang natin. Then, yung dalawang bolt natin. Or, dalawang nut pala. Ayan. Sa paghihigpit mga boss, unahin nyo muna yung nasa baba, pero make sure na huwag masyadong mahigpit. Then susunod nyo tong pangalawa. Okay mga boss, mga par, so ang technique ng pagpapahigpit dyan is lalagay tayo ng vice grip sa taas, then itong nasa baba, ito yung papahigpitan natin or papaluwagan natin. So, sa case na to, mahigpit kasi ngayon. Kaya pa, luwagan natin itong nasa baba, pero nakakontrol na yung nasa taas. Okay? Dito lang siya, mga boss. Okay, nakalagay na yung vice grip sa taas. Then, ngayon ito, sisinsilin natin to. So, kung napapansin nyo mga boss, yung nasa baba lang yung gumagalaw at nakalak na yung nasa taas. Ayan. Okay. Nakalak naman na siya. Then, okay na yun mga boss. Okay, yan na mga boss, mga par. So, nailagay na namin yung manubela. Ngayon, ititesting muna natin siya kung okay na ba siyang i-handle. Then pagkatapos nun, saka natin nilagay yung mga play rings niya. Okay, test drive muna natin. Okay mga boss, mga par, so ilalagay na natin tong play rings niya. Then syempre bago nyo ilagay yung play rings, tignan nyo mabuti kung may nakalimutan kayong ilagay or nakalimutan kayong pahigpitan.
Ayan. Okay. Lagay na natin. Then, syempre, bago nyo isara yan, tignan nyo muna kung lahat ng wirings nyo ba is functioning. Then, of course, kung gumagahi ba yung, kung gumagana ba yung milyahe natin. Okay, plaster muna natin. So, gumagana naman siya. Then, sa right, gana naman. Then, of course, busina. Then, yan, may ilaw naman lahat. Starter natin. So, mandar. Headlight. Okay, gumagana na lahat. Ngayon, tignan naman natin yung milyahe na or yung speedometer gauge. So, paikutin lang natin yung gulong. Yan, kung napansin nyo, gumana na siya. Then saka natin ilagay yung cover nung play rings. Okay, mga boss, mga par. So, nilagay na natin yung fairings. Ngayon, papakita ko sa inyo yung naging dahilan kung bakit natin pinalitan yung tipos bearing niya. So, dito sa pantaas na cap, tsaka sa kono niya, ayan. So, wala pa naman siyang mga lamat, pero napansin ko rito, mas lumalim yung hukay niya or yung groove. Ayan, mas lumalim. Then may bakas na rin siya ng kalawang. Ayan. Then sa pambaba na cup and cono, ayan, dito yung pinakamalaking tama niya. So ayan, kung napapansin niyo sa cono niya, may lamat na yung bed na ng bearing ito. So naglamat na siya. So ito yung pinakadahilan kung bakit naglalak yung steering natin. Yan, ganyan din sa cup niya, may lamat na rin. So yun lang yung mga dahilan kung bakit tayo nagpapalit ng tipos bearing. So
kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog.